Taong 2011, Disyembre 16, hindi malilimutan ni Bonnie Valendez nang humagupit ang bagyong Sendong sa kanilang lugar sa Iligan City. Humingi ng tulong ang kanyang mga kapitbahay at pinatuloy sa kanyang bahay ang 32 tao. Lumabas siya ng bahay upang gisingin ang iba pang kapitbahay. Tawagin na natin kapitbahay natin iba, baka ba hindi pa sila nagising. Ito yung sinabihan ko, "Uy, gising-gising kayo, patay kayo, diha lang sa mo, standby lang kayo." Babalikan niya sana ang kanyang asawa at 3 anak, pero huli na ang lahat. Paglingon ko muli, malaki naman ang alon pumunta. Tumigaw na lang ako, wala na akong magawa. Halos 3 linggo ring hinahanap ni Bonnie ang kanyang mag-iina kung saan-saan. Laging umaasang buhay at babalik ang kanyang pamilya. Kasi dito ako na iniwan eh. Baka bumalik sila. Nakatulong din ako. Pero hindi lang nasalba yung pamilya ko. Si Jasmine Antonio tandang-tanda pa kung paano sila tinulungan ni Bonnie. Sabi lang niya, "Bangon! Bangon! Bangon!" Sabi ko, "Tatay, bakit? Bakit? Anong nangyari? Baha! Baha!" Tahimik lamang na tao ang pagkakakilala ni Jasmine kay Bonnie. Pero sa nakita niya, bibihira na lamang ang mga gaya ng kanyang kapitbahay. Kahit na wala na yung pamilya niya, may puso talaga siyang tumulong sa iba. Matapos ang 1 taon, bakas pa rin ang iniwang alaala ng bagyong Sendong. Kahit ang lugar na tinitirhan ng pamilya ni Bonnie, tila isang ghost town na lamang. Pero dito na nakita ni Bonnie ang 2 niyang pamilya. Kasama ang iba pang biktima ng Sendong na umaasa sa kanya, ipinagpatuloy nila ang negosyong sand and gravel sa kanilang kooperatiba. At madalas natutulog na lamang si Bonnie sa inabandonang bahay sa lugar kung saan niya iniwan ang kanyang mag-iina. Lahat ng bahay ko, kabuhayan ko, urot. Ubos lahat. Kaya sinikap kong mabuhay muli. Malalim ang sakit na iniwan ang trahedyang sumira sa mahigit 1,000 buhay at mahigit 1 bilyong pisong nasirang ari-arian. Hindi man mapapawi ang sakit, pero ang mag-alay ng sariling buhay para sa iba ay tunay na kabayanihang walang hinihiling na kapalit. Kaya naman ngayong Kapaskuhan, gusto naming magliwanag ang Pasko ni Bonnie. Mula sa ABS-CBN News at iba pa nating kapamilya, handog namin ay regalong Sari-Sari Store Showcase bilang panimula sa maliit na negosyo. Bukod dyan, may malaking sorpresa na naghihintay kay Bonnie. Ayan yung nakikita ninyo sa likod ninyo. Yan po yung ibibigay kay Kuya Bonnie. Isang multi-cab ang dagdag na regalo para kay Bonnie. Makakatulong sa negosyo niyang sand and gravel. Maraming din salamat. At saka, kay Lord, salamat. Ito ay para sa kabuhayan at sa unti-unting pagbango ni Bonnie. Pati ang barangay Hinaplanon na pinakamatinding natamaan na barangay sa Iligan City ay nabigyan din ng mga gamot para sa kanilang health center. Ilang ulit man daanan ng trahedya at kagipitan ang buhay ng tao, hindi pa rin mawawala ang mga talang gaya ni Bonnie na patuloy na magniningning at maging inspirasyon sa marami. Lahat ay maaaring maging bayani sa mga gaya ni Bonnie. Ito ang tunay na diwa ng Kapaskuhan.